Mula sa Kidlat News Channel Broadcast Center sa Quezon City, narito na ang mahalagang balita sa mga oras na ito. Kidlat News Updates. Buong Pilipinas ngayon ay nakaabang. Halina't samahan kami upang alamin ang mga balitang ating kailangan. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Walang planong maging miyembro ng ruling PDP laban si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio. Ito ang binigyang diin ng kampo ng alkalde sa gitna ng usap-usapan sa posibilidad na maging running mate ni Senator Bongo. Sa pag-aainigo ng kanyang Certificate of Candidacy sa pagka-vice presidente ng PDP laban, sinamahan siya ni Pangulong Duterte kasabay nito ang pahayag na Sara Go Tandem. Sa pamamagitan naman ng tagapagsalita niya na si Liloan Cebu Mayor Cristina Garcia Frasco, inihayag ni Mayor Sara na wala siyang planong sumapi sa partido ng kanyang ama. Ilang beses na rin umanong nilinaw ng Mayor ng Davao City na wala siyang planong sumapi sa ibang partido at maligaya ito bilang miyembro ng hugpong ng pagbabago. Binalaan ni Philippine National Police o PNP Chief General Guillermo Elizar ang mga kakandidato sa halalan 2022 na huwag mamuhunan sa mga ilegal na droga sa kanilang kandidatura. Binigyang diin ni General Elizar na sila mismo ang mag-e-expose at magsasampa ng disqualification case laban sa mga kandidato na mapatutunayan na gumagamit ng drug money para manalo. Ipinag-utos naman ni Elizar sa PNP Drug Enforcement Group at Intelligence Group na patuloy na imonitor ang mga politikong humihingi ng tulong pinansyal sa mga drug syndicate para sa kanilang kampanya. Base sa record ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, nasa halos 400 elected officials at mahigit sa 400 government officials na ang naaresto sa ipinatutupad na anti-drug campaign. Samantala, kinokonsidera ng pamunuan ng PNP na i-reassign ang mga miyembro nito sa mga kapamilya at kaanak na tumatakbo sa 2022 elections. Iniutos na ni PNP Chief Guillermo Elizar ang alamin kung sino ang mga tauhan at opisyal ng pambansang pulisya na may kaanak o miyembro ng pamilya na kumakandidato. Una na rin nagbabala si Elizar laban sa partisan politics. Higit 100 pulis na sangkot sa 52 kaso ng pagpatay sa illegal drug operations ang maaaring maharap sa criminal at administrative charges. Sinabi ng Justice Department sa Philippine National Police na ang National Bureau of Investigation na ang bahala sa kanilang kaso, reklamo, warrant at ebidensya. Ayon sa PNP IAS, nasa 6,000 anti-illegal drug operations ang nagresulta ng kamatayan. Naniniwala ang DOJ at PNP na maaaring maisagawa ang war against drugs na hindi ginagamitan ng pananakit at walang nasasawi. Umalo na sa mahigit 3,000 ang kaso ng Delta variant cases sa bansa na nakapagtalapa ng 21 bagong kaso. Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, ang nasabing bagong kaso ng Delta variant ay retrospective samples. Ibig sabihin, ang mga naturang bagong Delta case na na-detect ay mula pa sa mga nakaraang buwan mula Abril hanggang Hunyo, kaya huli na nang kumalat ang mas nakahawang variant. Matatanda ang Hunyo ng kasalukuyang taon na itala ang kauna-unahang kaso ng Delta variant sa Pilipinas. Samantala, sisimulan na ang COVID-19 vaccination sa mga minor sa 6 na ospital sa Metro Manila sa susunod na linggo. Prioridad ng phase pediatric vaccination simula sa October 15 ang mga edad 15 hanggang 17 taong gulang na may komorbidad na susundan ng mga edad 12 hanggang 14 na taong gulang. Kasama sa naturang 6 na pilot hospital, ang Philippine Children's Medical Center, National Children's Hospital, Philippine Heart Center, Pasig City Children's Hospital, Fidel Mundo Medical Center at Philippine General Hospital. Para sa Kidlat News Update, Renzel Linon, nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.